hanggat mamatay sa iyong asura yung pinakita ng isang brother kapo na susugatan nila yung sarili nila, magdadala sila ng aso. Sino ba yung aso na yun na papatay nila hanggat mamatay? Si Umar daw yun. Si Umar, hanggat mamatay daw. Pangalawa, sa araw na yung undi, sa araw ng asura, ang gagawin nila, kukuha sila ng parang hayop o kaya kambing, babalatan nila. Babalatan nila, tatanggalin nila yung kanyang mga skin, ay yung mga balahibo, hanggat mamatay. Sino naman daw yun? Si Aisha na asawa ng propeta. Iginagaya nila sa mga bagay, pinaparusahan talaga nila. Kasi daw si Aisha radiyallahu anha ay hindi daw malinis, nagkipag nangalo niya daw waliyadu billah. Si Aisha radiyallahu anha, nilinisan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit anong bahid ng dumi o kaya kasalanan, pinatawad din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. Si Aisha radiyallahu anha, na asawa ng propeta Muhammad at pinakamamahal na asawa ng propeta Muhammad si Aisha, tapos pagpaparatangan nila ng nagzina, nangalo niya waliyadu billah. Hindi po totoo yun. Wala pong katotohan ng mga pinagsasabi nila. Kaya yung isang, si Umar, sinong pumatay sa kanya? Nung siya ay nagsasala, pinatay siya ni Abu Lu'lu al-Majusi. Ang Majusi, hindi yan sumasama sa Allah. Ang ibig sabihin ng Majusi, si Abu Lu'lu al-Majusi na pumatay kay Umar, na ang Majusi ay sumasamba sa apoy. Na yan ang gawain ng mga tao sa Iran noon. Sumasamba sila sa apoy. Tapos sasabihin nila, na si Abu Lu'lu al-Majusi, kapag ikaw daw ay nagdua, banggitin mo lang daw ang pangalan, punta ka sa libing niya, tatanggapin daw ng Allah ang dua mo. Sabihin mo lang, Ya Abu Lu'lu al-Majusi alayhi salam. Ginamit pa nila yung tawag sa mga propeta, alayhi salam. Samantalang si Abu Lu'lu al-Majusi kailanman hindi nakasujud. Hindi nakaluhod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, siya ay sumasamba sa Diyos. Kaya tinatawag nila si Abu Lu'lu al-Majusi na hero sa English. Ano ba yung hero? Bayani. Oh, bayani daw si Abu Lu'lu al-Majusi kasi pinatay niya yung si Umar. Na ang paniniwala nila kay Umar, siya ang gumagaw ng pagiging khalifa niya. Kaya siya ay tinawag na bayani ayon sa mga Shia. Kaya kapag ikaw daw pumunta sa libing ni, yung narinig pala ni Sheikh sa tip, sinabi daw sa tip na yon, yung isang nagmumuhadara na isang Shia, sabi daw doon na kapag ikaw daw ay nagdua, banggitin mo lang daw ang si Abu Lu'lu al-Majusi. Yung pumatay kay Ali at ay kay Umar, tatanggapin doon ng Allah yung dua mo. Kasi nung alingan nyo, sinabi na natin kanina na kapag tayo ay nanalangin sa Allah, banggitin lang natin ang pangalan ng Allah at hindi pangalan ni Ali. Kaya ang Iran, mga kapatid, ya, dyan, hindi po daw Islami ang Iran. Hindi po lugar, pag narinig nyo ang Iran, hindi po lugar ng Islam yan. Hindi ibig sabihin na mga Arabong nakatira doon, Islam na yan ha. Hindi po Islam ang Iran. Dito yung mga Shia. Dito yung mga Rafida. Mayroong isang city diyan sa Iran mismo, mga Arabo yan ang nakatira diyan, na city na kahit isang muski wala. Nag-iisang city sa buong mundo na walang muski. Saan yun? Sa Tehran. Nag-iisang city na walang muski sa buong mundo, diyan pa mismo sa mga lugar ng Arabo ng Iran. Nakakahiya. Walang muski. Walang muski ng Ahlus-Sunnah. Tabaan. Sila, bagkos sila sumasamba maliban sa Allah. Walang muski. Ibig sabihin, pag pumunta ka doon, wala kang mapagsasalahan ng Ahlus-Sunnah katulad natin. Nakakahiya ang mga pinaggagawa nila. Kaya sila ay nakikipag-sabwatan sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, pag nandun sa Iran, ang ganda ng kanilang pagkikitungo sa kanila. Samantala sa atin, wag na wag kang magpapakilala na Muslim ka doon. Wag na wag mong sasabihin na Muslim, kundi puputulan ka nila ng ulo doon sa Iran. Pag nalaman nila na Ahlus-Sunnah ka, gigirahin ka nila. Kaya hindi sila matatawag na Muslim, bagkus sila ay mga kafir kasi tinutulungan nilang kalaban ng Islam, pinapatay nila tayo. So hindi sila matatawag na tunay Muslim. Kaya yung ginagawa nila, sila yung nagkipagkira sa ating kalaban, talaga natin sila. Kaya pag nakita mo na Muslim, Allahu Akbar, ganyan, magsasabi siya ng astagfirullah, hindi totoo yun. Takiya yun, nagpapakitang tao lamang. Kaya para malaman nyo, doon sa Iran, wag na wag kayong mag-aaral doon. Kaya yung ibang mga kapatid natin na nag-aaral doon, naging Shia na rin yung iba. Dahil sa pera. Alam nila yung katotohanan, pero dahil sa pera. Sabi ni Sheikh, pag doon ka doon sa Iran, pag pumunta ka doon, pag nalaman nila na Ahlus-Sunnah wal Jamaah, ito Ahlus-Sunnah wal Jamaah, ito na tayo. Tawag lang sa atin yan. Kasi may hadis ang Propeta Muhammad. Kapag nandun ka daw, huhulihin ka nila. Pangalawa, kapag nagda'wa ka, kapag nalaman lang nila yun, huhulihin ka pa. Pero kapag ikaw ay nagda'wa, tulad ng limbawa, itong mga kapatid natin, mga brother dito sa Batha, nagdadawa sila ng Islam. Pag nandun ka at nagpatayo ka ng Islamic Center, nagdawa ka doon, papatayin ka nila. Pero, kapag ang dinawa mo,
ay Yahudi, magdadawa ka na pagiging i-Christianize mo yung mga tao, o gagawin mong Hinduism ang mga tao, o gagawin mong Judaism ang mga tao, walang problema. Welcome na welcome ka dun sa kanila. Samantalang mga Arabo yung mga tao doon. Pasamantalang sa atin, nagkinikilala rin natin siya, pag ikaw ay nagdawa tungkol sa Islam, papatayin ka nila. Ganun katindi ang lugar ng Iran. Kaya mag-ingat tayo, wag tayong maghangad na makapunta doon. عقائد الرافضة كثيرة وحقيقة يومين لا يكفيان، لكن الله المستعان. الآن سأحاول الاختصار حتى أيضا نصلي، وأنا أعرف أن عندكم أعمال تريدون الذهاب إلى البيت. كذلك من عقائد الرافضة القول بالتقية. الرافضة يتعبدون بالتقية. التقية عرفها أحد علمائهم بقوله: التقية هي أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد، هي أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد، يعني النفاق. قال: لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحفظ كرامتك. الرافضة يعتبرون التقية 19 الدين، يرون حديثا عن جعفر الصادق أنه قال: التقية 19 الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. التقية 19 الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مارس التقية. يقولون عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تصلي على قبر هذا المنافق؟ عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصلي على قبر هذا المنافق؟ صفحة 35. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وويلك وما يدريك ما قلت، إني قلت: اللهم احشي جوفه نارا واملأ قبره نارا. يعني بيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر للناس أنه كان يصلي عليه. الآن نحن ما الفائدة من الصلاة على الميت؟ لماذا نصلي على الميت؟ الدعاء للميت. فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يكذب أنه يظهر أنه يصلي على هذا الميت، وفي حقيقة الأمر يقول هذا الرافضة، طبعا نحن لا نقول هذا الكلام، أنه كان يتظاهر بالصلاة على هذا الرجل، وفي حقيقة الأمر كان يلعنه ويدعو عليه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالتقية، نعوذ بالله من هذا الكذب. فيروون في فضل ذلك عن جعفر الصادق أنه قال: يا أبا عمرو، إن 19 الدين في التقية، ومن لا تقية له فلا دين له. بل ذكروا في كتاب وسائل الشيعة عن زرارة ابن عن أبي جعفر أنه قال أنه يجوز للرجل الشيعي أن يحلف بالله كاذبا على وجه التقية. يجوز للشيعي الرافضي الاثنى عشري أن يحلف بالله كاذبا على وجه التقية. فالرافضة يرون التقية أمر فريضة لا يقوم المذهب إلا بها، ولكن أهل السنة يرون أن التقية في الإسلام لا تكون غالبا إلا مع الكفار. يعني متى أستخدم التقية؟ يقتيك رافضي ويقول لك: قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. القرآن يقول بالتقية، كيف ترد عليه؟ يقول ابن جرير الطبري رحمه الله أن هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا مع غيرهم. حتى استخدام التقية مع الكفار في حالات وليس في كل وقت. عندما تشعر على نفسك بالهلاك أو بالموت تقول بالتقية. ولكن بعض السلف رحمهم الله كمعاذ بن جبل ومجاهد قالوا: التقية كانت في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، أما اليوم فقد أعز الله المسلمين فلا تقية. يعني حتى علماء السنة مختلفين، منهم من يقول بجواز التقية مع الكفار في حالة الاضطرار،
ومنهم من يقول أن التقية الآن قد انتهت لأن المسلمين الآن أعزاء فلا ينبغي العمل بالتقية تحت أي ظرف من الظروف. أما الرافضة الشيعة الإمامية فيرون أن التقية تسعة أعشار الدين، التقية تسعة أعشار الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. الذي لا يكذب عند الشيعة هذا ليس بشيعي، الذي لا يعمل بالتقية هذا لا يتبع الأئمة المعصومين. لذلك أنا أنبه على أمر، قد تلتقي بشيعي رافضي سواء في المملكة أو في الفلبين أو في أي مكان في العالم وتقول له مثلا أنتم تقولون أن أبو بكر وعمر كافران، يقول لك لا 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 نحن لا نقول هذا، هذا بدأ يستخدم التقية، ستارت اشتغلت التقية. تقول له أنتم تقولون أن عائشة فعلت كذا وكذا، قال لا 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 نحن لا نقول هذا كذب تقية. أنتم تأكلون وتشربون بول وغائط الأئمة المعصومين، لا 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 هذا كذب تقية. أنتم تجمعون صلاة الظهر والعصر بدون عذر ولا سفر، لا 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 نحن لا نفعل ذلك. إيران تحارب أهل السنة، لا 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 هذا كذب. إذن هو يستخدم التقية. وذكروا أحاديث أنه قالوا تارك التقية كتارك الصلاة. الشيعة الإمامية يحرضون أتباعهم من العامة على العمل بالتقية، الشيعة الإمامية يحرضون أتباعهم من العامة على العمل بالتقية، يقولون تارك التقية عند الله يوم القيامة كمن ترك الصلاة، ويقولون تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين، يعني يكفر من لمن لا تقية له. فلهذا التقية من أعظم الأمور التي يتعبد بها الرافضة، ولذلك استطاعوا أن ينشروا عقيدتهم بين المسلمين. الرافضي ماذا يفعل الآن؟ يأتي مثلا بين المسلمين مثلا في مندناو، يراهم على يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو جاء وقال لهم أبو بكر كافر، عمر كافر، عثمان كافر، عائشة القرآن محرف، عائشة في النار، أكذا كذا، قد يقتلونه المسلمين، أليس كذلك؟ لكنه يستخدم التقية، يقول نريد جمع وحدة المسلمين، نحن مسلمون، نحن مثلكم، قبلتنا واحدة، نشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله وأنتم تشهدون أن محمد رسول الله، نحن نصلي وأنتم تصلون، نحن نصوم الشيعة وأنتم تصومون، نحن نحج وأنتم تحجون. هذا الرافضي بدأ يستخدم التقية. لماذا؟ حتى ينجر هؤلاء المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة الرافضة. قل له نعم أنت تصلي ولكن صلاتك ليست كصلاتي، وأنت تصوم ولكن صيامك ليس كصيامي، وأنت تحج ولكن حجك ليس كحجي. الرافضة في يوم عاشوراء يصومون حتى صلاة العصر ويفطرون على الطين قبر الحسين، تعرفون الطين؟ تعرفونه؟ يأكلونه ويشربون عليه الماء. هذا صيام المسلمين؟ هل يوجد مسلم يفطر على طين أم على التمر؟ المسلم يفطر على التمر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرافضي تأسيا بالشيطان يفطر على طين تراب، يأكل تراب. دين الرافضة ليس كدين المسلمين، لكنهم يستخدمون التقية حتى نقبل بهم، نقول هؤلاء مسلمون لا تفرقوا المسلمين. لا نريد، يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يأتي ببعض الآيات ليخدعك ويستقبل ما عندك ويجرك إلى ما هو يريد، لأنه يستخدم التقية. وإلا في حقيقة الأمر الرافضي يدين بدين غير الدين الذي تدين به، لكنه عندما يكون بين أهل السنة فإنه يستخدم التقية، لكن الرافضي عندما يكون بين الرافضة
لا يستخدم التقية. متى تزول التقية عند الشيعة الإمامية؟ متى لا يعملون بالتقية؟ إذا خرج مهديهم في آخر الزمان، مهدي الشيعة إذا خرج تنتهي التقية ويقتل جميع أهل السنة، اليهود والنصارى يسالمهم ويصالحهم، أما أهل السنة فيقتلهم جميعا ويبدأ بالعرب. ونسي هؤلاء الروافض الأغبياء أن القرآن بلسان عربي وأن محمد صلى الله عليه وسلم عربي، فمهدي الرافضة أول ما يبدأ بالقتل، هكذا في الرواية، قتل نحر للعرب والمسلمين. قال يا إمام واليهود والنصارى، قال يسالمهم ويصالحهم. اليهود والنصارى مهدي الشيعة يسالمهم، وأهل السنة يقتلهم. هذه إذا خرج المهدي ترتفع التقية. تفضل. Pinagit niya kanina na kung pag-uusapan natin itong akida ng Shia, hindi po sapat ang dalawang araw, pero paiiksin lamang po ito. Ang susunod na pag-aaralan natin ngayon, yung akida nila tungkol sa takiya, o kaya paniniwala nila tungkol sa takiya. Ano po yung takiya na ito? Ang takiya na ito, mga kapatid, yung ipapakita mo, nagawain mo ay taliwas sa kung nasa puso mo. Ibig sabihin, pagiging munafik ng tao. Kaya nga binanggit dito sa libro na ito, nandiyan din sa inyo, isa sa mga definition ng mga scholar nila, sinabi niya na ang pagpapakitang tao, yung takiyang, ang kahulugan niya ay yung pagsabi mo o yung paggawa mo na taliwas sa iyong paniniwala. Kung ano yung pinapakita mo sa tao, dapat yung sinabi mo lang, pero yung puso mo hindi po kasama doon sa sinabi mo. Salungat yung gawain mo sa kung ano ang gusto ng puso mo. Ginagawa lamang daw ito para maiwasan ang kapinsalaan. Maiwasan na mapahamak ka. Kaya sa kanila, sa lahat ng oras, kailangan meron kang takiya. Kaya kapag kaharap nila tayo, hindi sila magpapakilala na Shia. Kasi nga, mayroon tinatawag na takiya, pagpapakitang tao, para sila ay hindi mapahamak. Kaya kung kahit anumang sabihin mo sa kanila, na kung si Abu Bakar at Umar ay kapiran, nah, hindi kapir yan. Kasi nga, ayaw niyang malaman mo na Shia siya. Kasi gusto ka nga niyang akitin eh. O si Kwan, si Ali ang dapat na nawala, hindi totoo yan. Gagamitan kanila ng takiya. Samantalang sa atin, iba't ibang opinion ng scholar natin tungkol sa takiya. Kung ikaw ba ay pwedeng magpanggap na hindi Muslim, sabi ng ibang scholar natin na pwede kang magpanggap kung ikaw ay nakatira sa lugar ng mga hindi Muslim. Para hindi ka mapahamak, para hindi ka nila patayin, hindi ka nila gawan ng masama, huwag kang magpakilala na Muslim ka. Kasi nga, darar, para hindi ka mapahamak. Sabi naman ni Muad bin Jabal, at saka si Mujahid, sabi nilang dalawa, nawala na daw takiya ngayon dahil malakas na daw ang Islam. Hindi ka na daw pwedeng magpanggap. Kailangan mo na daw ipakita na Muslim ka. Samantalang itong mga Shia, pagkaharap mo, sasabihin niya, pupunta sa Pilipinas, halimbawa sa Saudi, dito, pupunta, lalapitan ka nila, sasabihin niya sa'yo, nagsasalaman din ako, sabi niya eh. Nagpapasting ako katulad mo. Nag-hajj ako katulad mo. Kaya dito ka na sa akin. So, kahit sabihin mo, si Abu Bakar at Umar, di ba kapir? Hindi kapir yun. Kasi nga, totoong naniniwala siya doon. Masayang-masaya pa talaga siya nung sabihin mo yun. Pero hindi niya ipapaalam yun sa'yo. Bakit? Kasi gusto ka niya munang akitin. Gusto ka niya munang makuha. Doon na niya ipapaliwanag na totoo yung sinabi mo. Na kapir talaga si Kwan, Abu Bakar at Umar. So gagamit sila ng takiya. Kaya ang akida nila, sinabi nila, nang sino mang tao na walang gawain ganito, walang takiya, hindi marunong magpakitang tao, ay wala siyang pananampalataya. Kung hindi ka marunong magpakitang tao sa kapwa mo, ay wala kang pananampalataya. Ito ay 1/9 ng ating relihiyon. Kaya nga sinabi nila, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa daw niya 'to. Sinanay doon, nagawa daw ito ng Propeta Muhammad nung mamatay si Abdullah bin Ubay bin Salul. Sino ba si Abdullah bin Ubay bin Salul? Kilala niyo ba? Sino siya? Oh, siya yung pinaka-head. Siya yung pinaka-pinuno ng hypocrite, pakitang tao, yung mga munapik sa panahon ng propeta, nakatira siya sa Madina. Siya ang pinaka-pinuno, pinaka-presidente ng mga taong nagpapakitang tao. Kaya nga, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsasala doon siya sa kanya. Para saan ba yung sala natin pag tayo ay nagsala sa isang patay? Hindi ba iyon ay isang panalangin para sa kanya para mapasok sa paraiso?
Hindi natin pwedeng gawin yun. Kasi may aya na hindi natin pwedeng ipanalangin ang taong hindi Muslim. Hindi pwede. Kaya pinunta niya, Rasulullah, mananalangin ka sa pinaka-hit, pinaka-pinuno ng munafik? Kasi yun ang ipinakita ng propeta sa mga tao. Pero hindi po totoo yung kwento na ito. Sabi ng propeta, hindi. Ibig sabihin, gumamit ang propeta ng takiya. Ngunit sabi ng propeta, ipinapanalangin ko siya laban sa kanya. Laban. Gusto kong mapasok siya sa impyerno. Gusto kong kasuklaman siya ng Allah. Allahumma al'anhu. Ya Allah, kasuklaman mo ang tao na ito. Huwag mo siyang mahalin. Ibig sabihin, yung nakikita nila na magsasala siya doon, hindi pala totoo daw yun. Ibig sabihin, ginawa doon ng propeta Muhammad itong takiya, pero hindi po totoo yun. Kaya ngayon, ginamit na dalil ng mga yung Shia, illa an tattaqu minhum tuqa. Ibig sabihin, maliban na lamang kung ikaw ay matakot sa kanila, doon ka na pwedeng magtakiya. Ang kahulugan ng aya, ito ay binaba sa mga silang mga hindi mang Muslim. Ibig sabihin ng aya na ito, kapag natakot ka na sa kanilang mga hindi mananampalataya, illa an tattaqu minhum, mula sa kanilang mga hindi Muslim, gumamit ka na ng takiya. Kaya ang mga Shia, ginamit naman nila ang aya na ito na obligado ang takiya. Itong aya na ito, nagbibigay lamang permisyon, pahintulot sa atin na pwede tayo magtakiya kapag mapapahamak na tayo. Kapag tinutukan ka na ng baril, pwede ka na magpanggap kasi mapapahamak ka na eh. Pero ingatan mo lang yung puso mo na sumama sa gagawin mo. Kaya nga, sabi ng mga Shia, pwede ka rin daw manumpa maliban sa Allah. Pag ikaw ay nanumpa maliban sa Allah, importante takiya. Yung sinabi mo, hindi susunod ang puso mo. Bawal po yun. Sabihin mo, ako ay nanunumpa sa patawat ng Pilipinas. Ako ay nanunumpa sa kay Kristo. O kung ano dyan, ako ay nanunumpa sa libing. Bawal po yun. Kahit ang puso mo ay hindi sumusunod, bawal pong manumpa maliban sa Allah. Dahil ang lahat ng panunumpa ay walang nagmamayari maliban sa nag-iisang Panginoon lamang. Sa Kanya lamang tayo pwedeng manumpa. Dahil ang panunumpa ay kasama sa malaking kasalanan, kasama sa kufur. Ang panunumpa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nila na pwede kang manumpa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, importante ang puso mo ay hindi sasama sa mga sinabi mo. Yung puso mo, yung sinabi mo, salungat yung puso mo doon. Yun na yung pagpatakiya. Para malaman yung takiya ay pagpapakitang tao. Kaya mag-iingat yung mga kapatid natin, mga bagong pasok sa Islam, o kaya yung hindi nakaalam tungkol sa Shia, o kaya yung mga kapatid natin sa Pilipinas, baka mamaya magkaiba kayo kung paano sila magsala. Sasabihin niya sa'yo, sabihin mo, di ba, sa Shia, kapir si Abu Bakar at saka si Umar, lalo na po, pumunta sila sa Pilipinas. Sabihin niya, hindi kapir si Abu Bakar at saka hindi kapir si Umar. Kasi nga, hihilain ka nila. Sabihin na, nagpa-fasting ako katulad ng fasting ninyo, nag-hajj ako katulad ng hajj ninyo, nagsasala ako katulad ng sala ninyo, pero paano sila magsala? Tulad na binanggit natin kanina, anong ginagawa nila? Hindi sila naglalagay ng kamay sa dibdib. Nakaganyan. Tapos, pinaghahalo nila ang zuhur at asar, kahit walang, kahit hindi ulan, o kaya kahit hindi sa biyahe. Basta pinaghalo lang ng pinaghalo kasi tamad nga sila eh. Gusto nilang tapusin ang lahat ng sala. Kaya iba ang kanilang mga pamamaraan ng pagsala, iba rin ang pamamaraan ng kanilang pagfasting. Paano? Pag sila ay malapit ng mag-iftar, pupunta sila sa libing ni Usay. Anong gagawin nila? Kukuha sila ng tubig, kakain doon sa lupa. Sino ba yan? Ang kakain lang ng lupa, baliw. Ang kakain lang ng lupa. Bagkus sa kanila, kasama yun sa pananampalataya. Pupunta ka doon sa libing ni Usain, kasama mo ang tubig, pag lumubog na yung araw, kukuha ka ng lupa, so doon sa libing niya, kakainin mo na, baka mamaya hindi ka makahinga pag pumasok yung maraming lupa sa bibig mo. So yun ang iftar nila. Ganyan ang Shia, para malaman niyo at makilala niyo sila. Kaya kapag nakakita kayo doon ng mga ganong tao, Shia po yun. Yung kumakain ng lupa, so galing sa libing ni Usain. Sabi pa nila, na ang sino mang hindi gumawa ng takiya, ang sino mang iniwan niya ang gawaing takiya, pagpapagitang tao, ang sino mang hindi marunong magtakiya, para niyang iniwan ang sala. Ipinantay nila ang pagpapagitang tao sa sala. Ibig sabihin, darating daw sa kabilang buhay, kapag hindi ka daw nagtakiya, hindi daw tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sala mo, dahil daw ikaw ay hindi nagtakiya nung nandito ka pa sa mundo. Kaya nga, sa atin, hindi pwede natin tawa, itong sa atin, permission lang, pahintulot lamang ng Allah. Kung nasa kapahamakan ka na, pwede ka lang magtakiya. Pero ngayon,
nawala ka sa kapahamakan, huwag kang magtatakiya. Katulad ng mga Shia, na kapag kaharap nilang mga Muslim, magtatakiya sila. Pero pag kaharap na ang bawat isa sa kanila, ihahayag na niya yung katotohanan. Kapir si Abu Bakar, kapir si Umar, ganun kasi nga, sa pagitan nila. Pero pag kaharap nila katulad natin, sasabihin nila, hindi, hindi kapir si Abu Bakar, hindi kapir si Umar, magpapakita sila na yung mabuti. Kasi para maakit. Kasi kapag yun ang first time na narinig mo sa kanila, hindi mo na sila painiwala kasi alam mo na yung akida nila. Kaya dapat mag-ingat tayo, lalo-lalo na, bigyan din natin ng aral yung mga kapatid natin na wala pang alam at lalong-lalo na yung pamilya natin sa Pilipinas na walang alam nito kasi kumakalat na po sila mga kapatid. Kaya nga, sila ay gumagamit ng takiya para makapag-da'wa. Gumagamit din sila ng pera. Kaya binanggit ni siya kanina na $1 million ang ginagamit nila para maparami ang grupo nila. Kaya ngayon, akala mo sila ay Muslim, hindi pala, kaya magkakaroon ka ng maraming kalaban. Samantalang pariwo kayo nagsasala, magkaiba lang kayo ng paraan ng pagsasala, magkaiba rin kayo ng pamamaraan ng pag-hats, pag-fasting. Kaya, ito ang ginagamit pa nila, bibigyan ka pa nila ng dalil, sasabihin nila sa'yo, wa'tasimu bihablillahi jamia. Ibig sabihin, magkaisa tayo. Sabay-sabay nating hawakan ang reliyong Islam. Sabay-sabay nating hawakan, huwag tayong maghiwalay. Sinabi, gagamitan ka nila ng dalil, kasi nga, takiya nga sila eh. Sabihin pa nila sa'yo, wala tanasaw, patapsalo wa tadhabari hukum. Huwag kayong magka, huwag kayong gagawa ng bagay na hindi nyo pagkakasunduhan. Bakit? Kasi, ang mangyayari niyan, magkakahiwalay kayo. At ihina ang ating lakas. Ang lakas ng Islam ay hihina. Kaya dapat tayong magkasundo. Ibig sabihin, ini-invite ka niya na pagkipagkasundo sa kanila. So ngayon, doon mo malalaman ng kanilang akida kapag kayo ay nag-aral ng tungkol sa Shia. Paano sila magsala? Malalaman mo na. Paano sila magsujud? Malalaman mo rin. Paano sila magfasting? Malalaman mo rin. Paano sila mag-hajj? Malalaman mo rin tulad ng mga pinag-aralan nyo kanina. Kung sila ay mag-iftar na, pupunta sila sa libing ni Hussein para kumain ng lupa. Kaya, ang takiya daw ay hindi daw pwedeng mawala hanggat hindi lalabas ang pang-12 na imam na si Imam Mahdi na hinihintay nila ngayon. Ngayon ang tanong, si Imam Mahdi ba ngayon ay nandito na ngayon sa mundo? Pag silang tinanong mo sa libro nila, nandito na po sa mundo, nakatago siya ngayon. Nakatago siya ngayon, pero hindi nila alam kung saan ngayon. Kasi daw, lalabas daw siya pag malapit na magunaw ang mundo. Ibig sabihin, nagtatago. Kapag lumabas na daw siya, wala nang takiya, hindi na pwedeng magpanggap. Hanggang hindi pa lumalabas daw si Imam Mahdi na hinihintay nila, ay pwede ka pang magpanggap. Kapag lumabas na daw, lahat tayo, tayong nagsasala sa tamang pamamaraan. Tulad ng pagsunod natin sa pagsala ng Propeta Muhammad, papatayin tayo yun ni Imam Mahdi. Kasi daw, hindi daw tayo gumawa ng takiya. Nagtanong ang mga Shia, ya Imam, paano naman yung mga Hudyo, yung mga Kristiyano, sila ba ipapatayin? Hindi. Magkikipagkasundo tayo sa kanila. Tingnan mo. Magkikipagkasundo tayo, samantalang tayo, papatayin nila tayo, tapos yung hindi, magkikipagkasundo sa kanila. Pakikitunguhan daw ng mabuti. Yan ang akida ng Shia. Kaya, kaya nga sinabi ni Sheikh na hindi talaga sapat ang dalawang araw na pag-usapan ng akida lang ng Shia. Napakarami. Kaya sabihin mo sa kanila, ikaw ba kumakain ng tae? Ikaw ba ay iinom ng dugo ng mga imam ninyo? Ikaw ba ay hawakan mo yung utot ng imam mo? Tapos yun ang pinakamainam na paggawa ng kabutihan. Pag umutot yung imam mo, hawakan mo yung pit niya. Nakagawa ka doon ng pinakamainam na kabutihan. Pag ininom mo din ang tae at saka ihi ng imam, mapapatawad yung kasalanan mo. Pag pinaligo mo pa, patawad pa yung kasalanan mo. Bibigyan ka, magbabayad ka ng pira, bibigyan ka ng papel, nakasulat din paraiso. Pag namatay ka, kahit anong kasalanan ginawa mo, ipakita mo lang sa paraiso na may dala kang papel na paraiso ka. Yan ang paniniwala nila. So walang katotohanan yun. Dahil walang nagpapatawad ng kasalanan, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa lamang ito sa akida nila, yung takiya, para malaman nyo na magpapakitang tao. Bawal po sa Islam, maliban naman po pag ikaw ay mapapahamak na. Akad kadir. عقائد الرافضة كثيرة لا نحتاج يومين نحتاج سنتين كثيرة شركهم وضلالاتهم كثيرة جدا في هذا الكتاب إن شاء الله تستفيدون من مترجم باللغة الإنجليزية وقريبا إن شاء الله باللغة التكارو إن شاء الله أنا الآن سأتكلم عن عقيدة الرافضة في المهدي الذي ينتظرون خروجه المهدي الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري
وسوف أتكلم أيضا عن عقيدة الرجعة. الرافضة يعتقدون بالرجعة، أي رجعة الأموات بعد الحياة. نحن نعتقد أهل السنة أن الإنسان إذا مات لا يرجع إلا ليوم القيامة، أليس كذلك؟ هل سمعتم أحد أن والده مات ثم رجع؟ ما يوجد هذا إلا في الأفلام عند الرافضة، أفلام الرافضة التي تخرج من طهران. عندهم في الروايات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءوا له برجل ميت، رجل ميت، فتكلم بكلمات لم تعرف، هكذا تكلم، ثم رفس برجله الجنازة تابوت الميت، فقال قم، فقام الميت، فقال لعلي بن أبي طالب السلام عليك يا محيي الموتى. الميت قام، قال له علي من الذي قتلك؟ قال قتلني عمي حريث. فقال له علي اذهب إلى قومك، فقال ذلك الميت بعد أن رجع إلى الحياة لا، أنا لا أجلس إلا مع الذي يحيي الموتى. فالرافضة يعتقدون أن علي يحيي الموتى، وأن الأئمة يحيون الموتى. إذا كان الأئمة يحيون الموتى، لماذا لما قتل علي لم يقم الحسن أو الحسين بإحياء علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يقم الحسن أو الحسين بإحياء علي بن أبي طالب عندما قتله عبد الرحمن بن ملجم؟ هذا دليل على أن الرافضة يكذبون. ابتدع الرافضة القول بالرجعة، أي رجعة الأموات، وقالوا، يقول المفيد، واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. لماذا يرجع لماذا يعتقد الشيعة برجوع أئمتهم وعلمائهم؟ حتى ينتقموا من خصوم الشيعة. الرافضة في قلوبهم حقد وضغينة وغل، ليس على الأمم الكافرة، لا، على المسلمين السنة فقط. الرافضة سلم منهم اليهود، وسلم منهم النصارى، وسلم منهم الهندوس، ولم يسلم منهم أهل السنة. الآن انظروا إلى إيران. إيران تتظاهر بأنها تحارب إسرائيل، وتتظاهر بأنها تحارب دول الكفر، وأكبر حليف لإيران هي أمريكا، وأكبر حليف لأمريكا هي إيران. أصدقاء في الظاهر تقية، في الظاهر أعداء، وفي حقيقة الأمر أن الأمريكان والأوروبيون أصدقاء وحلفاء للإيرانيين، وهدفهم هو القضاء على الإسلام السني. هم يريدون الإسلام الشيعي. الإسلام الشيعي تفعل ما تفعل، إذا جاء يوم عاشوراء تبكي على الحسين، خلاص تدخل الجنة. أهم شيء تبكي على الحسين، تبكي أن الحسين مات مقتول، وتجلس هكذا وتبكي، خلاص أنت 100% تدخل الجنة، خلاص. هذا الإسلام يريده الغرب، تريده أمريكا. إسلام أهل السنة الجهاد في سبيل الله، لا، هذا إسلام إرهاب، لا نريده. لذلك إيران هي التي ساعدت أمريكا على إسقاط أفغانستان، وإيران هي التي ساعدت أمريكا على إسقاط العراق. ولولا إيران، كما اعترف نائب الرئيس الإيراني، لولا إيران ما سقطت أفغانستان، ولولا إيران ما سقط العراق. حسن نصر الله يتكلم إيران، يتكلم أمريكا وإسرائيل وأمريكا، وأسياد حسن نصر الله في العراق يأخذون، تجد معمم يلبس العمامة ويجلس مع بول بريمر الرئيس الذي وضعته أمريكا على العراق، يأكلون معه الأكل ويشربون معه الشرب. أين كلامكم؟ تقولون أمريكا أعداء، وتقولون أن أمريكا يحاربون المسلمين. أكبر حلفاء للأمريكان هم الرافضة. هذه السنة والسنة الماضية الرافضة في أمريكا، في نيويورك، في منهاتن، يأخذون حسين حسين، يضربون رؤوسهم. لماذا أمريكا تسمح للرافضة بأن يعملون هذه الشعائر؟ لأن الغرب لا يريد الإسلام السني، الإسلام الذي يقوم على العقيدة الصحيحة، يريد إسلام الصوفية
الذين يرقصون حي 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 هكذا مثل المجانين، ويريدون إسلام الرافضة الذين يبكون ويضربون أنفسهم كالمجانين زعما على الحسين. خلاص هذا الإسلام، وتنام طول السنة. إسلام أهل السنة، إسلام القرآن والسنة، لا يريده الغرب ولا تريده أمريكا. المقصود أن الرافضة يعتقدون أن مهدي الشيعة إذا خرج آخر الزمان، أول ما يخرج الإمام الثاني عشر يذهب إلى المدينة. يذهب إلى أين؟ إلى المدينة، ثم يذهب إلى قبر أبي بكر وعمر. يذهب إلى قبر أبي بكر وعمر، ثم يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما غضين طريين. يخرجهما غضين طريين، يعني كأنهما ماتا قبل قليل. غض طري يعني أن الجسد لا زال لم تأكله الأرض. ثم يصلب أبو بكر وعمر، هذا مهدي الرافضة الخبيث الشيطان، هذا في كتبهم، في كتبهم. ثم يصلب أبي بكر وعمر على شجرة، ثم يقتل أبي بكر وعمر كل يوم 1000 قتلة، يحييهم ثم يقتلهم، يحييهم ثم يقتلهم، يحييهم ثم يقتلهم، يحييهم ثم يقتلهم. تقول الرواية: كل نفس قتلت بغير حق في رقبة أبي بكر وعمر، كل فرج نكح بالحرام، يعني أي شخص زنى في العالم، في رقبة أبي بكر وعمر، لأنهم يقولون أن أبو بكر وعمر هم أساس الشر. المقصود أن الرافضة يعتقدون بهذه العقيدة، إذا قام قائمهم مهدي الرافضة يأتي بكتاب جديد، يأتي بكتاب جديد، يعني لا يأتي بالقرآن، يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل القرآن بالقرآن، وأنه يقتل ثلثي أهل الأرض. ويقوم مهدي الرافضة بهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويهدم جميع المساجد، ويقتل ثلثي أهل الأرض، ولا يبدأ إلا بالعرب وقريش. قال: يا إمام، اليهود والنصارى، هذا المهدي، هذا ليس مهدي، هذا شيطان. قال: يصالحهم ويسالمهم. اليهود والنصارى الذين يقتلون المسلمين يصالحهم ويسالمهم. قال: من خالفكم؟ دائما الذي يخالف الرافضة من هم؟ أهل السنة. قال: ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. فهم ينتظرون خروج هذا المهدي حتى يقيموا دولة الإسلام. والمقصود بدولة الإسلام أنهم يقتلوا جميع أهل السنة، بل عندهم في الروايات إذا خرج المهدي فإنه يقتل ذراري قتلة الحسين. من هم ذراري قتلة الحسين؟ أهل السنة. فدينهم قائم على الحقد، لكن هذه الأمور لا يعرفها إلا أهل الاختصاص الذين اطلعوا على كتب الرافضة. أنا حقيقة أكتفي بهذه العقائد، وأفتح المجال إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات بعد أن ينتهي الأخ، تعطوننا أسئلتكم، لأن الموضوع طويل، وهناك عقائد كثيرة كنا نريد نتكلم عنها، مثل عقيدة الرافضة في المتعة، وعقيدة الرافضة في الخمس، وعقيدة الرافضة في أهل السنة. طبعا الرافضة يكفرون أهل السنة، يعتبرون السني، هذه مهمة شيخ، يعتبرون السني إذا مات أنه من أهل النار. الرافضة يعتقدون أن السني إذا مات فهو من أهل النار. لماذا يا رافضة؟ لماذا السني إذا مات من أهل النار؟ لأنه لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب، ولم يتبرى من أعداء علي بن أبي طالب، فلذلك السني إذا مات فهو من أهل النار. حتى في العامة في المنطقة الشرقية الناس يقولون أن الرافضي إذا غضب على رافضي آخر قال: عظمة سني في قبرك، عظمة سني في قبرك، أن السني هذا مما لا شك فيه إذا مات فهو من أهل النار.
لذلك يكفرون أهل السنة ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. عندهم في الروايات عن أهل السنة قال: ما تقول في الناصب؟ يسمون أهل السنة نواصب. نحن أهل السنة يسموننا الشيعة الإمامية يسموننا نواصب. قال: ما تقول في الناصب؟ قال: حلال الدم، فإن قدرت أن تغرقه في بحر السني، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا، حائط جدار، أو تغرقه في بحر فافعل. قال: ما تقول في ماله؟ قال: خذ منه ما استطعت. يعني السني حلال الدم وحلال المال، ماله حلال. ثم يأتي أحد المغفلين ويقول: دعونا نتحد مع الرافضة، دعونا نتحد مع الشيعة، لا تفرقوا المسلمين. كيف أتحد مع شخص يكفرني؟ كيف أتحد مع شخص يرى أنني من أهل النار؟ كيف أتحد مع شخص يرى أن أبو بكر وعمر وعثمان من أهل النار؟ الرافضة يعتقدون أن يوم القيامة، يعتقدون أنه في يوم القيامة أن عمر بن الخطاب يعذب ضعفي ما يعذبه الشيطان. يقولون يأتي الشيطان وقد جرته ملائكة العذاب وقد غل بسبعين غلا من غلال جهنم. الشيطان يؤتى به، هذه رواية في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، قال: يغل الشيطان بسبعين غلا من غلال جهنم تجره ملائكة العذاب، فيرى رجلا أمامه وقد غل بمئة وعشرين يعني الضعف، فيقول الشيطان: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب؟ الشيطان يقول: أنا أغويت البشر كلهم وقد غللت بسبعين غل، هذا غل بمئة وعشرين يعني الضعف. فيقول عمر للشيطان: لم أفعل شيء سوى أنني اغتصبت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فعندهم أن عمر يوم القيامة يعذب عذاب أكثر مما يعذبه الشيطان الذي عصى رب العالمين. أكتفي بهذا القدر. كما قلت لكم، الموضوع طويل وعقائد الرافضة كثيرة وكثيرة جدا، وتحتاج ليس ليومين، والله إذا قلت بل نحتاج ربما إلى أسبوعين متواصلين حتى نستطيع أن نأتي على جميع عقائد هذه الفرقة الخبيثة المارقة الحاقدة الماكرة التي تلبس عباءة الإسلام ولا تحارب إلا المسلمين. تذكروا هذه العبارة: الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يلبسون عباءة الإسلام ولا يحاربون إلا المسلمين، كفى الله شرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Usapin naman natin ngayon ay tungkol sa akida nila sa paglabas ni Imam Mahdi, yung pang-12 na imam. O, ang tinatawag na Ruz'a. Ibig sabihin ng Ruz'a ay ang pagbangon ng patay mula sa kanyang libingan. So, walang tao na lalabas sa kanyang libingan hanggat hindi lahat ng tao ay mamamatay. Nakarinig na ba kayo ng tao na nilibing na buhay? Siguro mayroon daw, sabi ni Sheikh, sa mga pelikula. Tapos mayroon pa silang kwento na si Ali daw, nung panahon niya, si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, may dinala sa kanya na isang lalaki na patay. Tapos, ang ginawa ni Ali, pinuntahan niya yung libing niya at ginalaw lang niya. Sabi niya, tumayo ka. Nung tumayo ang lalaki, ang nakita niya si Ali, ibig sabihin binuhay ni Ali yung tao na yon. So sabi nung lalaki na nabuhay, sabi niya, assalamu alaikum, sumayo ang kapayapaan. Sabi niya, ya Ali, na ikaw ang bumubuhay sa lahat ng patay. Para niyang kinikilala na si Ali ay isang Panginoon. Kasi walang bumubuhay ng patay, maliban lamang sa Allah. At ang katulad ni Jesucristo, nagdagko na to, na yung pagbuhay niya ng patay sa panahon niya ay hindi galing sa kanyang kapangyarihan, kundi galing din yun sa Allah. Walang kapangyarihan pati si Jesucristo. Ngayon, ano ba yung akida nila dito? Yung Ruj'a na to. Ang akida nila dito, ay dagdag pa dito, kung talagang bumubuhay ng patay ang mga imam, bakit nung mamatay si Imam Ali, hindi nila binuhay? Nung patayin siya ni Abdurrahman bin Muljam, bakit hindi binuhay ng mga imam? Nangangahulugan lamang na hindi o kaya walang kakayahang bumuhay ng tao o bumuhay ng patay ang kanilang mga imam. Kaya hindi po totoo na sila ay bumubuhay ng patay. At ang kwento na binanggit ko kanina,
na si Ali ay bumuhay ng patay, yung dinala sa kanyang bangkay, hindi po katotohanan yung kasinungalingan po yun. Gusto lang po nilang patunayan na ang imam nila ay bumubuhay ng patay, pero hindi po totoo yun. Dahil walang bumubuhay ng patay, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag daw lumabas na si Imam Mahdi, lumitaw na daw sa mundo, pagkatapos ng kanyang kamatayan, anong gagawin niya? Lahat tayo papatayin niya. Anong una niyang gagawin? Pupunta muna sa Madina. Pagkatapos niya pumunta sa Madina, pupuntahan niya yung libing ni Abu Bakr at Umar. Kasi hindi matanggap ng Shia na ilibing si Abu Bakr at si Umar na pinaniniwalaan nilang kafir na itatabi sa isang propeta. Kasi nga pinaniniwalaan nilang kafir tapos ililibing sa isang propeta. Kaya ngayon, unti-unti silang dumarami. Hangad nila natanggalin si Abu Bakr at Umar sa tabi ng propeta. Kaya ang gagawin ni Imam Mahdi pag lumabas na daw siya, parang bagong patay lamang. Parang kanina lang namatay, tatanggalin niya yung dalawa sa libingan. Tatanggalin niya yung sahaba na pinakamainam na tao pagkatapos sa mga propeta na si Abu Bakr, tatanggalin ni Imam Mahdi daw. Puro kasinungalingan ang kanilang mga pinagsasabi. Dahil hindi po yung totoo na yun ang gagawin ni Imam Mahdi na kanilang pinaniniwalaan. Ngunit tayo naman daw ang isusunod niya yung mga Arabo, papatayin niya. Yung lahat ng nananampalataya sa Allah, papatayin niya. Unahin niya muna yung mga Arabo, patayin. Kasunod tayo mga Pilipino, iba't ibang lahi, isusunod na lang daw niya tayo. Unahin daw niya muna yung mga tao na to na nakatira dito. Kasi daw bakit daw pinayagan nilang ilibing si Abu Bakr at Umar nandiyan sa tabi ng propeta, yung mga kafir daw yan. Oh, so hindi totoo talaga na hindi pwedeng ilibing yung kafir, pero hindi naman kafir yung dalawa eh. Mga sahaba yun. Kaya yan ang gagawin nila. Itong pinapakita ng mga Iran na nakikipag, na kunwari kalaban sila ng Amerika, kalaban sila ng ibang lugar na hindi Muslim, yan po yung kanina takiya. Ang nakikita natin, yung Iran kalaban ng ibang bansa. Pero ang totoo, kasabwat sila. Nakikipagkasundo sila. Kaya natalo ng Amerika daw ang Afghanistan dahil sa Iran. Tinulungan nila ang Amerika. Bakit natalo ang Iraq? Dahil din sa Iran. Yan ay isa sa pag-admit o kaya mismo ang vice president ng Iraq, siya mismo nagsabi na dahil sa tulong ng Iran. Kung bakit sila bakit natalo ang Iraq? Dahil tinulungan ng Iran ang Amerika. Kaya ang pinapakita nila sa atin, nakakampi natin sila, yun na yung takiya. Ang nakikita natin sa kanila, nung mapanood yung nangyari sa Lebanon, di ba may Hezbollah? Kunwari naglalaban sila kasama ng Palestine, di ba? Yun ay hindi po totoo yun. Pakitang tao lamang yun. Yun ay paniniwala nila. Kasi kapag hindi nila ginawa yun, wala silang pananampalataya. Hindi kumpleto ang kanilang pananampalataya katulad ng takiya. Kaya ang katotohanan, salungat yung nakikita natin. Kaya kapag ikaw daw ay umiyak sa Yom Ashura, sa araw ng pagkamatay ni Hussein, sabi nila, kapag ikaw, ay iiyak ka lang daw, yung susugatan nila yung sarili na, yung iba susugatan, yung iba iiyak, patatawarin daw sa'yo ng Allah yung kasalanan mo. Iiyak ka lang. Kailangan mo lang daw umiyak sa pagkamatay ni Hussein. So, ganun lang kadali ang pagpatawad ng kasalanan, pag-iyak lang. So, napakadali naman nun. So, hindi po totoo yun. So, kapag sa Manhattan, sa Amerika, bakit pinayagan ng Amerika na gumawa ang mga Shia ng pagluluksa? Yung pinakita yung picture diyan, yung nasugatan. Bakit nila ginagawa yan sa Amerika? Bakit pinahintulutan ng Amerika na gumawa sila ng ganun? Kasi alam ng Amerika na ang Shia kalaban talaga ng Islam. Kaya pinahintulutan nila. Alam nila na hindi naman talaga mga Muslimin. Kaya welcome kayo. Welcome ninyong gawin ang gusto ninyong gawin na pagluluksa tungkol kay pagkamatay ni Hussein. Kasi ang katotohanan, alam ng Amerika na ang mga tao na ito ay kalaban ng Islam. Dahil ang Shia, hindi naman kalaban talaga ng Amerika yan. Tayo ang tunay nilang kalaban. Pinapatay nila tayo. Either kukunin ka nila, kung hindi ka nila kayang kunin, yung kaluluwa mo ang kukunin nila. Ganun lang kadali ang kanilang mga plano. Kaya marami silang mga plano na hindi natin alam, kaya pag nakarap mo sila, hindi mo sila mahuhuli. Dahil sa takiya. Magpapanggap sila ng kasama mo, yun pala ang katotohanan hindi. Kaya kapag lumabas na daw yung si Imam Mahdi, tulad ng sinabi ko kanina, pupuntahan niyang Madina, kukunin niya yung, tatanggalin niya yung si Abu Bakr at saka si Hussein sa libingan. At hindi lang yun. Nabanggit pa na ipapako niya si Abu Bakr at si Umar sa kahoy na prisko. Ibig sabihin yung priskong prisko pang kahoy.
Pag ipinakuna daw niya si Abu Bakar at saka si Umar sa kahoy na napaka-presko pa, dahil daw sa bigat ng kasalanan ng dalawa, matutuyo yung kahoy. Sa ganong katindi ang kasalanan daw ng dalawa. Kaya kapag dumating na daw, ay kapag yung parusa daw ni Abu Bakar na ipaparusa ni Imam Mahdi sa dalawa, kay Abu Bakar at Umar, ay 1,000 times sa parusa natin. Multiply daw yung parusa nila kasi daw sila daw yung umago ng pagiging khalifa ni Ali. So ganun daw dapat ang parusa niya. Kaya kung sino man ang tao na pumatay, nakagawa ng kasalanan, na pumatay dito sa mundo, ay ipupunta daw yung kasalanan na yun sa liig nila Abu Bakar at Umar. Nagawa daw natin yung dahil sa kanila. Ang sino namang lalaki na gumamit ng babae na hindi niya asawa, ay yung kasalanan mo daw ay aakuin nila Abu Bakar at Umar. At hindi ikaw ang aako, kundi mapupunta sa kanilang mga liig. Darating itong si Imam Mahdi na may daladalang libro na hindi yung Quran natin ngayon. May daladala siyang libro na hindi Quran. At papatayin nila yung 2/3 ng tao dito sa mundo. 2/3 ang matitira lang ay sa kanila. At nabasa ko pa sa iba, napupuntahan daw nila yung mga politician, yung mga nangurakot. Sa kinuhaan daw, ano ba yun? Dinaya daw yung mga Shia. Anong gagawin daw ni Imam Mahdi? Pupuntahan niya yung mga councilor, presidente, governor, congressman, kukunin sa kanila yung pera at ibabalik sa mga Shia. Ano pa bang paida ng time na yun? Ano, kailangan mo pa ba ng pera sa time na yun? Yung inagaw sa'yo, patay ka na eh. Hindi mo na kailangan. So ganun ang kanilang painiwala sa paglabas ni Imam Mahdi dito sa mundo. At ano naman daw ang kanyang pananaw sa mga Kristiyano, mga hindi Muslim at saka mga Hudyo? Sabi niya, nusali ko kung makipag kasundo tayo sa kanila at hindi natin sila sasaktan. Bakit? Kasi hindi naman silang tunay na kalaban eh. Ang tunay na kalaban nila, tayo. Kasi daw, naniniwala tayo ng sunod na khalifa pagkatapos ng propeta Muhammad ay si Abu Bakar at Umar. Then si Usman, tapos si Ali. Yun ang hindi talaga nila matanggap. Kaya kailangan nila tayong patayin. Kasi hindi daw katanggap-tanggap yung ginawa. Samantalang mga ibang mga hindi Muslim, ay wala sa kanilang paniniwala ito. Kaya hahayaan na lamang nila sila na magipagkasundo at hindi sasaktan yung mga tao na to. Kaya, paglabas din ni Imam Mahdi, ang gagawin din niya, lahat ng pumatay kay Hussein sa Kufa, yung pumatay sa kanya, papatayin lahat ni Imam Mahdi. Ayon sa kanilang libro. Ang mga salitang binibitiwa natin ngayon ay mismo galing sa kanilang mga limbag na mga libro. Kanilang mga sinulat na libro na paglabas doon ni Imam Mahdi, yung lahat ng pumatay kay Hussein. Sino ba yung mga pumatay kay Hussein? Shia rin, pero ano sabi nila, hindi daw Shia. Tayo daw ang pumatay. Kaya, papatayin din daw nila tayo lahat ni Imam Mahdi. Siya mismo ang papatay. Kaya, karagdagan pa ni Sheikh dito na kapag yung isang rapid, ha, isang Shia, kapag galit siya sa isang kasama niya, sasabihin niya, kasuklam-suklam ka na Sunni. Kumbaga, ginagamit niya yung parang, yung word na Sunni, yung tayo, parang katumbas niya is parang baboy. Baboy ka, ganun. Parang Sunni ang tawag niya doon. Ginagamit niya yung word na Sunni na pinakamasamang salita. Ginagamit niya yung, kumbaga, itinatawag niya sa kasama. Pag tinawag niya yung kasama niya na Sunni, ibig sabihin, karumalduman na tao yun. Kung si ang lahat ng Sunni na namatay, mapapasok daw sa impyerno. Lahat daw tayo. Pag tayo daw ay namatay, mapapasok tayo sa impyerno.